At ngayong panahon po ng Undas, inaalala po natin ang mga masasaya at magagandang pagkakataon bago na mayapa ang ating mga mahal sa buhay. Ang kamatayan ay hindi natin maiiwasan ako, pero maaari po natin yang paghandaan. Kaya pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng life insurance kasama po sina Argel Tibersho, ang licensed financial advisor and certified investment solicitor, at si Ginoong Janus de Lava, ang assistant vice president and head of distribution channels training, United Coconut Planters Life Assurance Corporation. Hello po, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon sa inyo, ha. Ako, may tanong ako sa kanila. Okay. Unahin na natin to. Sino-sino yung mga dapat na magkaroon ng life insurance? Totoo, ha? Para ba may posisyon mga dito? Ang talagang gusto nating maprotektahan ay yung mga breadwinner, yung mga talagang kumikita para sa ating pamilya. So yung mga nanay na nagkatrabaho, mga tatay na nagkatrabaho, sila yung kailangan nating maprotektahan ng life insurance. Kasi sila yung may mga nakadepende sa kanila. So sila, so mga may edad na, gano'n? Anong edad? Basta working. Basta working. Ang primary... So may kapasidad na magbayad ng insurance kung monthly man yan or yearly? Yung talaga gusto natin maprotektahan, no, para sa life insurance, yung mga breadwinner. Pero ngayon kasi, yung mga klase ng insurance, eh hindi na lang para sa mga may mga depende. Kasi pwede na rin siyang gawin na parang merong pag-iipon. Ito naman yung tanong ko. Kasi para sa iba, hindi siya necessity. Hindi siya kailangan. Parang pwede naman na ilaan ko na lang sa ibang bagay yung pera ko kaysa sa life insurance. Actually, alam ko yan. Tama ka dyan. Lalo sa mga kabataan niyo. It's not their priority daw to buy life insurance. But actually, mga millennials, yung mga kotse, yung kondo, mga ganun. Pero naniniwala ako na dapat pa habang mas bata ka, doon mo kailangan yung life insurance. Paano yung pinapaliwanag sa mga bata para makumbinsi sila na, ay sige na nga, na-convince na ako na kukuha na nga ako ng life insurance, mahalaga pala ito. Correct. Well, life insurance kasi ngayon hindi na siya yung tipong kailangan mo muna na umatay bago may makuha. But the new trend of life insurance is really more on the savings type of insurance. Kasi save ka ng pera, tapos lumalaki siya over the years, pero pag may mangyari in the future, may makukuha din yung beneficiaries mo. Oo, yung iba kasi natatakot kasi nakikita agad yung premium na babayaran nila. Naku, laki pala, hindi ko kaya. Ang hindi nila alam, eh, dinidepende yung premium na babayaran nila sa kung magkano yung gross nila monthly or annually, tama? Correct. Nakuha naman kayo sa akin insurance. Depende ka pala, hindi ka nagsasalita dyan. Tanong ka pa ng tanong. Hindi, so yun. So, paano niya sila, kasi yung iba na allergic sila sa amount. So, paano yun? So, kapag meron kaming mga clients, yan, mga kliyente, talagang inukuan talaga. Talagang kinakausap. Kaya tinatayuan niya. Dinadapaan ba yun? Talagang kailangan pag-usapan dahil ito yung talagang commitment na pagbabayad at pagtatabi ng kanilang porsyento ng kanilang kinikita. Oo, yung iba kasi nata-turn up dahil yung iba talaga nangahatak sa mall. Oo. Kaya na-off sila. Nangaharang. Tapos kumakuha na tapos isa-swipe yung card nila. May mga ganun, di ba? Oo, pero ngayon. Ba't hindi yung samahan ng mga yung insurance commission. Paano yun para hindi kayo madama yung inyong hinahawakan? Well, actually, also a reminder for the clients, sila din mismo, kailangan nila lang i-check kung ano yung binibili nila, kung ano binibirma nila, because it's very important na understand nila yung value ng binibili nila ng life insurance. Huwag silang basta-basta pumirma kung hindi nila, kung sa tingin nila hindi importante para sa kanila. Dapat na intindihan nila kung anong rito yung benefit sa buhay nila, kung ano yung magiging buhay ng pamilya nila pag bumili sila nito bago sila pumirma para maiwasan lang. Correct. And speaking of benepisyo, so ano naman yung mga benepisyo ng pagkakaroon na pag natigok, doon lang daw na i-enjoy ng mga naulila yung insurance. It comes in different forms na yata ngayon. So savings, may health, may ano. Kahit buhay pa, makukuha na nila yan. That's correct. So, iba-iba pala yung klase ng insurance. Correct, correct. Alam mo, meron akong kilalang kaibigan. And talaga sa sobrang paghahandaan niya ng kanyang, para hindi naman siya ngumiwi kapag siya'y namatay, talagang pinaghinanda niya yun na ang dami niyang insurance sa kanya. Iba-iba.
Meron ng mga health insurance, di ba? Siya mag-cover noon. Na parang isinasama na rin ba yun sa life insurance ngayon? Oo. Iba pa sa savings? Kasi meron ng mga 56 illnesses ang covered noon. 56 ba? Illnesses. Para talaga nabibenta ka ba, OG? Kabisado mo. Uy, ako nakausap mo mamaya. Sabi ko nga ba, dito eh. Alam. Joke lang. Hindi, paano kasi na... Ito, alam mo, itong laging ano, kaya nata-turn off yung iba. Na kumuha ng insurance kasi may mga nagsasara at umiiyak na lang sila na hindi nila nakukuha yung bayad na nila as in buong na iniintay na lang nila yung maturity. Paano nyo ibabangon, hindi na ibabangon kundi nakabangon naman talaga mga insurance company, paano nyo talaga hindi ibabalik ang pagka-turn on ng mga tao sa pagkuha? Magkikiwala talaga. Well, maganda na andito tayo ngayon para pag-usapan niya. Because lahat ng insurance companies sa Philippines are under the insurance commission. And the insurance commission ensures that all insurance companies can survive. Kahit na yung sabay-sabay pang matitiwala yung mga kliyente, diba, merong reserves na nire-require insurance commission sa mga insurance companies para in case mangyari yun, may bundo. So, pag na-notice mo, parang wala pa namang nagsasarang insurance companies, yung mangyayari lang, kung hindi na kaya ng insurance company mo survive, bibiliin siya ng mas malaking insurance company at mag-continue pa rin yung benefits ng mga insured. Kaya maganda na ang insurance commission ay ini-insure na lahat ng insurance companies handa in case mangyari. Ah, okay. So saan sila dapat na magtungo kung gusto nilang magkaroon ng insurance? Dapat ba talaga, kunwari kayo nagbenta ng isang produkto, dapat ba sa inyo na sila manatili o sasabihin nyo sa kanila, mag-research ka rin sa iba, pinakamaganda yung in-offer namin sa iyo? Depende po yan, kasi depende nga po sa need and depende din sa mga makakausap nila. Kung kailangan kita. Kasi ngayon, parang ang basihan, sinong nag-endorse ng insurance sa policy na yun? Kung sinong artista, minsan yun na lang ang basihan. Ngayon, ano ang titignan nung bibili, nung kukuha sa'yo? Eh kung ikaw ay agent naman na hindi niya masyadong kakilala, ano magiging basihan? Tsaka paano i-research yun kung wala naman siyang masyadong kakilala? So basically, yung sa may mga website naman yung mga insurance companies. Plus, pwede silang dumiretso dun sa company na yon to inquire and then mag-a-assign sa kanila na pwedeng ahente sa location nila, ganyan. Nabalik na yung ahente na yun. Minsan nakakabwisit, ano? Ang kulit! Yung first 2 years lang naniningil kasi dun sila merong commission. Third year, hindi na sila nangungulit kasi nakuha na nila yung commission nila. Ba't may mga ganong ahente? Kasi ako yearly talaga kinukulit ko yung mga kliyente. Nakakapala yun. Bakit may mga ganon? Kasi doon ako nabubwisit talaga personally. Doon sa ngayong unang taon nangungulit ka. Ha? Next year mangungulit ka ulit kasi may makukuha ka. Third year niyan hindi na kita makikita katulad ng ibang ahente. Sakaling may matatalo ka na. Ako pa rin ang Para maiwasan natin 'yan, una sa lahat, hindi naman necessarily diretso ka magbayad doon sa ahente. Maraming payment options, pwede siyang magbayad sa banko. Yeah, I know, pero yung mga unang pagkailangan talaga, andun lang, present may natin. May urgency. Oo, parang may kota yakang hinahabol. Well, meron yan sa lahat ng... Sabi ko na nga ba, may kota silang hinahabol eh. Alam mo, kabisado mo talaga. Nakakota ka na ba? Nakakota ka na, no? Ikaw siguro. Kaya nga kayong maingay. May kliyente ako mamaya, kamiting ko. Hindi, paano kaya maiwasan yon? So, kasi pinapangako talaga ng mga ahente yan eh. Ako bahala sa'yo, lagi kitang kukulitin, lagi akong maniningit sa'yo. Mas gusto ko makulit eh. Oo, minsan nagla-lapse na yung insurance kasi walang ahente. Paano kaya yon? Aside from yung reputable na company, of course, kailangan din natin ma-match yung... Reputable na yung company dun eh. Well, kailangan ma-match tayo dun sa agent natin na talagang ang commitment sa atin is the service. Yung talagang servisyon tayo until yung mga anak natin or yung mga iba pa mag-anak natin, laging nag-show up sa ating needs. And para natin yung malalaman, of course, yung one-on-one. Plus, kung medyo hindi na kayo... Pwede ka ba sa one-on-one?
And yung isa pa pong factor is if yung agent is hindi ka na masaya, pwede ka naman magpa-assign to another agent. Para yung agent nag-resign pa lang. Ayan, may process po tayo. Oh, inaalagaan naman siya ng kumpanya. So for example, wala na yung ahente, yung policy mo magiging yung tinatawag natin orphan policy o yung wala nang ahenteng insurance. No? Ang gagawin na yung kumpanya ang mag-i-ensure na inaalagaan yung kliyente. So lahat ng proseso, bahala na yung kumpanya. So ang in-ensure lang natin, okay pa rin yung insurance policy. Okay, I'm sure meron kayong mga mensahe, meron kayong mensahe para sa ating mga kapamilya dyan na wala pang insurance policy at nagbabalak pa lang. Baka meron kayong tip, meron kayong susabihin sa kanila. Sige, sa mga kapamilya natin, no, na gustong magkaroon ng life insurance, kailangan nyo talagang magkaroon ng life insurance, lalo na kung meron po kayong mga dependent o may mga nakasalalay sa inyong sweldo. Kasi hindi nga po natin alam kung ano mangyayari na sa atin at kung mamamatay po tayo ng maaga, mamamatay ng matagal pa o bubuhay ng matagal pa or magkakaroon ng sakit. So ito po yung mga ina-address or tinutugunan ng life insurance. So kailangan po talaga natin to na makuha. Lalo na pag sa mga may pamilya. At yung mga gustong mag-ipon, gusto na magkaroon ng habit of saving, magandang bihikulo rin yung life insurance. Dahil nga, hindi na siya kung mamamatay ka lang, magkakaroon ng benepisyo. Meron ka rin makukuha habang nabubuhay ka. Pag namatay ba ang pag-ibig mo, meron din. Tandaan ng life insurance is nothing but money. When you live, kung buhay ka pa, tawag natin doon savings. When you're taken out of the picture o pag hindi ka kinalag at namatay ka, tawag doon life insurance. So, the best advice that I can give to all the listeners and viewers out there is to start now. Start today. Wala nang ibang panahon pa. Oo, at saka at maidagdag ko lang dyan, ano? Magandang may insurance kasi pag na-teggy bells, tapos may mga properties ka under your name, yun pa, that's pambayad correct. Mo ng estate. Yes, kasi hindi yun magbibigay sa'yo agad. Hindi makukuha ng gobyerno yan, eh. Diba? Hindi ibibigay sa mga pinapagmanaan. Kaya din yun ang silbi ng insurance, eh, para may pambayad ka sa mga properties mo pag na-teggy bells. Estate conservation. Anong outcome? Estate conservation. Minali ko lang pala. Sure! Alam mo naman eh. Pisado ka, pisado mo nga eh. Salamat. Thank you so much. Sana po kahit pansamantala ay nabigyan nyo ng tip at idea yung ating mga kapamilya. Maraming salamat po. Magbabalik. At syempre, dyan lamang po kahit magbabalik pa po ang Todo-Todo! Walang preno!